Star Chosen Family. Sa video na ito ay aalamin natin ang pitong trumpeta na nakasulat sa Biblia sa libro ng Revelation. O paayon, kaya't samahan niyo ako at talakayin natin ang pitong trumpeta ng Diyos na hihipa ng mga anghel. Inihanda ng pitong anghel na may pitong trumpeta ang kanilang mga sarili upang hipan ang kanilang mga trumpeta. Ang unang trumpeta. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta. Pumagsak ang garniso at apoy na may kahalong dugo. Inihagis ito sa lupa. At ang ikatatlong bahagi ng mga punong kahoy ang nasunog at lahat ng sariwang damo ay nasunog. Hinipan ng pangalawang anghel ang kanyang trumpeta. At isang katulad ng malaking bundok na nagliliyab, ito ay tinapon sa dagat. At ang ikatatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At ang ikatatlong bahagi ng mga buhay na nilalang na nasa dagat ang namatay. At ang ikatatlong bahagi ng mga sasakyang dagat ay nawasak. Hinipan ng pangatlong anghel ang kanyang trumpeta. Isang malaking bituin ang bumagsak mula sa langit na nagniningas na katulad ng isang ilawan. At ito ay bumagsak sa ikatatlong bahagi sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin ay kapaitan. At ang ikatatlong bahagi ng tubig ay pumait. Maraming tao ang namatay dahil sa pumait ng tubig. Hinipan ng pang-apat na anghel ang kanyang trumpeta. Napinsala ang ikatatlong bahagi ng araw at ang ikatatlong bahagi ng buwan at ang ikatatlong bahagi ng mga bituin upang magdilim ang ikatatlong bahagi nito. At ang ikatatlong bahagi ng isang araw ay hindi magliliwanag at gayon din sa gabi. At nakita ko at narinig ang isang anghel na lumilipat sa gitna ng langit na nagsasabi sa malakas na tinig, "Sa Aba, sa Aba, sa Aba, sa kanila na nanirahan sa lupa dahil sa nananatili pang tunog ng trumpeta ng tatlong anghel na kanila pang hihipan." Hinipan ng panglimang anghel ang kanyang trumpeta at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa buhat sa langit. Ibinigay sa kanya ang susi na walang hanggang kalaliman at binuksan niya ang walang hanggang kalaliman. Pumailan lang ang usok na lumabas mula sa kalalim-lalimang hukay katulad ng usok na nagmumula sa isang napakalaking pugon. Ang araw at ang hangin ay dumilim dahil sa usok. Buwat sa usok ay lumabas ang mga balang sa ibabaw ng lupa. Binigyan sila ng kapamahalaan katulad ng kapamahalaang taglay ng mga alakdan sa lupa. At sinabi sa kanila na huwag nilang pipinsalain ang mga damo sa lupa o anumang mga bagay na lutian at ang mga punong kahoy. Ang pipinsalain lamang nila ay ang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Hindi sila binigyan ng paintulot na patay ng mga tao. Pahihirapan lamang nila sila sa loob ng 5 buwan. Ang pagpapahirap na ito ay katulad ng sakit na nararanasan ng taong kinagat ng alakdan. Sa mga araw na iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan. Ngunit hindi nila matatagpuan. Magpapakamatay sila, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong inihanda para sa labanan. Sa kanilang mga ulo ay mayroong gantimpalang putong katulad ng ginto. Ang kanilang mga mukha ay katulad ng mga mukha ng tao. May mga buhok silang katulad ng buhok ng babae. Ang kanilang mga ngipin ay katulad ng mga ngipin ng mga leon. May mga baluti sila sa dibdib na katulad ng mga baluting bakal. Ang ugong ng kanilang mga pakpak ay katulad ng ugong ng mga karwahe ng mga kabayong dumadaluho sa labanan. May mga buntot sila at tibo na katulad ng mga alakdan. May kapamahalaan silang saktan ng tao sa loob ng 5 buwan. Mayroon silang hari na namumuno sa kanila. Siya ay ang anghel sa walang hanggang kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon. Sa wikang Griego, ito ay Apollyon. Natapos na ang unang kaabahan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, 2 pang kaabahan ang darating.
Sinipan ng pang-anim na anghel ang kanyang trompeta. Narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sungay ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Sinabi niya sa pang-anim na anghel na may trompeta, pakawalan mo ang apat na anghel na iginapos sa malaking ilog ng Euphrates. At pinakawalan niya ang apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang pumatay sa ikatatlong bahagi ng mga tao. Ang bilang ng hukbong nangangabayo ay 200 bilyon. Narinig ko ang bilang nila. Sa ganito ko nakita ang mga kabayo at ang mga sakay nila sa isang pangitain. Sila ay may suot na mga baluti sa dibdib na mapulang katulad ng apoy. Matingkad na bughaw at dilaw na katulad ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay katulad ng mga ulo ng mga leon. Apoy at usok at nagdiningas na asupre ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Sa pamamagitan ng tatlong ito, ang apoy, ang usok at ang nagdiningas na asupre ay pinatay nila ang ikatatlong bahagi ng mga tao. Ang mga bagay na ito ay lumalabas mula sa kanilang mga bibig. Ito ay sapagkat ang kanilang mga kapamalan ay nasa mga bibig at mga buntot katulad ng mga ahas na may mga ulong makakapanakit. Nakita ko ang isa pang malakas na anghel na bumababang mula sa langit na nadaramtan ng ulap na may baghari sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay katulad ng araw at ang kanyang mga paa ay katulad ng mga paa ng haligi ng apoy. Mayroon siyang isang bukas na munting aklat sa kanyang kamay. Ang kanyang kanang paa ay nakatuntong sa dagat at ang kanyang kalawang paa ay sa lupa. Sumigaw siya ng malakas na tinig na katulad ng leong umaatungal. At nang sumigaw siya, ang 7 kulog ay nagsalita sa pamamagitan ng kani-kanilang mga tinig. Nang magsalita ang mga kulog sa pamamagitan ng kani-kanilang mga tinig, susulat na sana ako at narinig ko ang isang tinig mula sa langit. Sinabi nito sa akin, "Selyuan ang sinabi ng 7 kulog. Huwag mong isulat ang kanilang mga salita." Ang anghel na nakita kong nakatayo sa dagat at sa lupa ay nagtaas ang kanyang kamay sa langit. Siya ay sumumpa sa pamamagitan niya na nabubuhay sa magpakailanpaman, na lumalang sa langit at ang mga bagay na naroon, ang lupa at ang mga bagay rito, ang dagat at ang mga bagay rito. At sinabi ng anghel, "Hindi na maaaring ipagpaliban pa." Subalit, sa mga araw na hihipan ng 7 anghel ang kanyang trompeta, matatapos na ang hiwaga ng Diyos, katulad ng pagpapahayag ng ebanghelyo sa kanyang mga alipin na mga propeta. At ang tinig na aking narinig mula sa langit ay muling nagsabi sa akin, "Yumaon ka. Kunin mo ang bukas na munting aklat sa kamay ng anghel na nakatuntong sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa." At ako ay pumunta sa anghel at sinabi ko sa kanya, "Ibigay mo sa akin ang munting balambot." At sinabi niya sa akin, "Kunin mo at kainin mong lahat ito. Paasimin nito ang iyong tiyan. Ngunit sa iyong bibig, matamis itong katulad ng pulot." At kinuha ko ang munting aklat mula sa kamay ng anghel. Kinain kong lahat ito. Sa aking bibig ay matamis itong katulad ng pulot. Nang kainin ko ito, naging mapait ang tiyan ko. At sinabi niya sa akin, "Dapat na ihayag mong muli ang patungkol sa mga tao, sa mga bansa, sa mga wika, at sa mga hari." Hinipan ng 7 anghel ang kanyang trompeta. May malakas na mga tinig sa langit na nagsasabi, "Ang mga paghahari ng sanlibutan ay naging mga paghahari ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya sa magpakailanpaman." Ang 24 na mga matanda ay nagpatira pa at sinamba ang Diyos. Sila ang mga nakaupo sa kanilang mga luklukan sa harapan ng Diyos. Sinabi nila, "Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyo. Ikaw ang kasalukuyan, ang nakaraan at ang darating. Tinanggap mo ang dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Nagarit ang mga bansa, ang poot mo ay dumating na. Dumating na ang panahon na hahatulan mo na ang mga patay at gagantipalaan mo na ang mga alipin mo na mga propeta at mga banal. At sila na natakot sa iyong pangalan at mga hindi dakila at ang mga dakila. At pipinsalain mo na ang mga tao na naminsala sa lupa." Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. Nakita ng mga tao ang kabanantipan sa kanyang templo. Nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at lindol at malakas na ulan ng garniso.